Sa bahagi naman nila Marcos at Apong Rosauro, dahan-dahang bumababa sa lupa ang pinuno. Tapos ka na? E di ako naman. Sabay ng pagkumpas nito. Pero hindi nag-aksay ng panahon si Marcos. Ikinumpas niya ng paikot-ikot ang mga kamay. Lumitaw ang enerhiya sa mga braso niya at nagliwanag ang kanyang mga mata. Hawak ang kalis at muli iyong nag-aapoy. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi yan tatalab sa akin? Wika pa ni Apo Rosauro. Ah, ganun ba? Tignan natin. Sagot pa ni Marcos na walang planong sumuko. Sa tindi ng kapangyarihan ni Apo Rosauro ay lumampas na ito sa kakayahan ng isang normal na taong lobo. Sa kasalukuyan nitong antas ay maituturing na Panginoon ng mga halimaw at ang isang Panginoon ng mga halimaw ay hindi kayang tapusin ng mga pangkaraniwang mahika. Muling umatake si Marcos papunta sa matanda pero sadyang malakas ang mga ito at tila ba hindi basta tinatablan kung mababang uri ng atake lang ang gagamitin. Lahat ng mga katago-tagong paraan ng pag-atake ay ginamit na ni Marcos at nauubos na ang kanyang enerhiya at kapangyarihan. Nakataya na ang kanyang buhay sa bawat ataking kanyang gagawin. Para siyang may hawak na baraha at sa isang bagsakan na lamang nakasalalay kung mananalo man siya o hindi. Umatake si Marcos at naglaho ito sa sobrang bilis. Sumirit ang apoy mula sa espada niya at naglinya ito sa braso ni Apong Rosauro. Nasunog kaagad ang braso ng halimaw at naputol ito. Kasunod na tinaga ni Marcos ay ang kanang hita ni Apo Rosauro. Nasunog din at naputol. Sinundan pa niya ng sunod-sunod na mga taga sa buong katawan ng halimaw. Walang ginawa si Apo Rosauro kundi ang dumipensa ng mabagal na tila hindi nag-aalala sa kanyang mga pinsalang natatamo. Nagulat si Marcos nang marinig na tumatawa si Apo Rosauro. Kaya napatigil si Marcos at nagtaka. Pero agad din siyang umatras para hindi siya maabutan kung sakali mang may matinding ganti yon sa kanya. Nagbibiro ka ba? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Wika pa ni Apo Rosauro habang naghihilom ang mga sugat. Maging ang mga naputol na bahagi ay muli lang ding tumutubo at nagkakaroon ng kapalit. Habang nagsisimula pa lang tumubo ang mga kapalit, ay agad kumumpas ng isang malakas na tira si Marcos at isang malaking apoy ang tumama sa matanda. Pero pagkawala ng apoy, ay nawala na rin doon si Apo Rosauro. Paglingon ni Marcos, ay naroon ang matanda. Wala itong pinsala. Ako naman. Wika pa ng matanda, sabay iniangat ang kanyang isang kamay at nakontrol nito ang lupa na kung saan biglang kinain ang mga paa ni Marcos. Hindi nakagalawang lalaki. Tinarak niya ang espada sa lupa at pinasabog ito para makawala. Pero biglang nahigop ni Apo Rosauro ang apoy. Minanipula nito at inipon sa kamay para maging bolang apoy at inihagis pabalik kay Marcos. Sapul naman si Marcos dahil hindi pa siya makagalaw sa kinalubugan. Gamit ang espada ay isinaksak niya yon sa ilalim ng lupa hanggang sa tuluyan na siyang makaalpas doon. Bago siya makaatras ay hinuli ulit ng lupa ang kanyang mga paa. Lumabas din sa lupa ang malalaking tipak ng bato at naging matutulis na palaso at lumipad patungo kay Marcos. Mabilis na pinag-apoy ni Marcos ang espada at sinalubong ng pagtagpas ang mga paparating na palaso. Natunaw ang mga palasong gawa sa lupa. Kakaiba na talaga ang kapangyarihan ng matandang to. Maging ang lupa ay namamanipula niya upang gawing sandata. Bulong ni Marcos sa isipan. Isinaksak niyang muli sa lupa ang nagliliyab ng espada upang maalis ang kapit noon sa kanya. Nagtagumpay naman siya at panandali ang nabitawan ng lupa. Sabay gamit niya ng kapangyarihan ni Agni upang lumutang sa ere. Mahina pa rin yung kapangyarihan mo, bata!
Uwi ka pa ni Apo Rosauro. Muli itong kumumpas sa itaas at nakabuo ng isang malaking ipo-ipo at nahigup si Marcus sa loob. Sinubukan pa niyang kumapit sa isang pader pero nawasak ang pader at dinala na siya ng malakas na hangin. Gumamit si Marcus ng malakas na aura para makakuha ng malakas na gravity sa lupa at hindi siya madala pataas. Nagawa na namang makabalik sa lupa pero matapos lang ang ataking gamitin ng hangin ay biglang umangat ang lupa at tila naging alon gawa ng isang kumpas ni Aporosauro. Ito pa, tanggapin mo! Sigaw pa ng matanda at umusad ang lupa na parang baha patungo kay Marcus. Itinaas ni Marcus ang dalawang braso at bumuo ng enerhiyang panangga upang hindi siya tuluyang matabunan ng daluyong ng lupa. Naisip niyang hindi siya mananalo kung panay pagdepensa ang kanyang gagawin. Kailangan niyang lumaban. Agad siyang lumipad sa ere at mabilis na sumugod kay Aporosauro. Nadedehado na siya sa tagisan ng mahika at dapat makalapit na siya sa pinuno ng taong lobo at subukang muli ang pisikal na labanan. Umapoy ang paligid ng tagain ni Marcus ang katawan ni Aporosauro. Sinundan pa ito ng ilang atake at pawang nagdulot ng pagkasunog sa mabalahibong balat ng taong lobo. Pero wala itong epekto. Naghihilom lang kaagad ang mga sugat nito. Sinaksak ni Marcus si Aporosauro. Ngumiti lang ang halimaw. Puso ko ba sana ang punteriya mo? Nakangiting wika pa ng matanda noong maisaksak ni Marcus ang kanyang espadang kalis. Ginitaan naman siya ni Marcus. Hindi, ito ang totoo kong pakay. Wika pa ni Marcus, kasabay ng biglang pagsabog sa loob ng katawan ng matanda. Sumabog ang matanda at nagkapira-piraso ang bawat parte ng laman. Nagkalat din sa paligid ang dugo. Samantala, sa loob ng isang malaking silid kung saan nakakulong sina Angelica, ay ramdam nila ang malakas na pagsabog at pagyanig ng kastilyo, gawa ng laban na nagaganap sa pagitan nila Marcus at Apong Rosauro. Maraming kagamitan sa loob ng silid na yon ang nasira dahil sa malakas na paggalaw, pati na ang mga larawan na nakasabit sa dingding ay naglaglaga na rin. Lumapit si Angelica sa isang larawan na nakataob sa sahig. Pinulot niya ito at nakita niya sa larawan ang isang pamilya na masayang magkakasama sa isang puno ng aratilis. Pinagmasdan niyang maigi ang batang nakayapos sa braso ng isang ginang. Hindi siya maaaring magkamali. Si Diana ang maliit na batang nakangiti habang nakayakap sa ginang. Nabitawan ni Angelica ang larawan nang pumasok ang dalawang bampira. May hawak silang mga espada. Tiningnan nila ang grupo ni na Angelica. Napansin ni Angelica ang isang vampira na lumapit sa kasama nito at may ibinulong. Hindi pwede. Utos ni Diana na dito lang sila. Wika ng vampira sa kasama nito. Pero malapit nang gumuho ang silid na ito. Kailangan mailabas natin sila rito bago pa ito masira. Tugon ng isa pang vampira. Napatingin ang dalawang vampira sa buong silid. Halos sira na ang mga gamit at nagkabitak-bitak na ang mga pader at kisame. Sige, ilabas na natin sila. Wika ng vampira sa kasama nito. Subalit isang pagyanig ang nagpasigaw sa lahat. Bilisan na ninyo! Babagsak na ang lugar na to! Sigaw ng dalawang vampira. Nagmamadali namang lumabas sina Angelica, Kara, Buboy at Rick sa naturang silid. Nahihirapan pang lumakad si Kara dahil nangangalay pa ang kanang binti nito. Lumapit naman sa kanya si Rick at inakay ang babae sa paglalakad. Nagulat sila nang may biglang malakas na tunog ang bumagsak sa loob ng silid. Napatingin silang lahat rito at nakita nila ang malaking butas sa sahig dahilan sa malakas na pagyanig ng kastilyo. Hindi na talaga maganda to. Nasambit pa ng dalawang vampira. Teka, bakit? Ano bang nangyayari? Tanong ni na Angelica sa mga vampira.
Inaatake na ngayon ng mga tauhan ni Victor ang buong kastilyo. Tugon ng mga vampira. Victor? Sino si Victor? Natanong ni Kara. Siya ang pinuno naming mga vampira. Sagot ng isang vampira. Nagkatinginan pa sina Angelica at Kara. Subalit napaatras naman sina Rick at Buboy. Nang mamataan nila ang dalawang taong lobo sa dulo ng pasilyo. Mga kalaban! Sigaw ni na Buboy at Rick. Tumabi kayo. Kami na ang bahala sa kanila. Doon kayo dumaan sa likod. Dumiretso lang kayo. At pagdating nyo sa dulo ay makikita nyo ang isang hagdan. Bumaba kayo doon. Paliwanag ng vampira. Nagmadali naman sina Angelica sa pagtakbo patungo sa hagdan na sinasabi sa kanila ng isang vampira. Habang tumatakbo, ay naririnig pa nina Angelica ang mga angil at ungol ng dalawang uri ng nilalang na naglalaban. Pagdating sa dulong bahagi ng pasilyo ay kumaliwa sila agad at bumungad sa kanila ang isang hagdan na bakal. Bumaba sila sa hagdan. Maraming daga at mga paniki ang nakakasalubong nila sa pagbaba. Pagdating nila sa baba ay nakita nila ang maraming kulungan. Medyo madilim ang paligid. Ngunit naaaninag naman nila ang kanilang nilalakaran sa pamamagitan ng liwanag ng mga sulong nakadikit sa bawat pader. Napasigaw si Kara nang may marinig silang kalabog sa di kalayuan. Kinuha ni Rick ang isang sulo at naunang naglakad sa mahabang pasilyo. Habang binabagtas nila ang pasilyong yun, sinusuri nila ang bawat kulungan na nadadaanan. Wala silang nakikitang tao na nakapiit sa mga kulungan. Nagpatuloy lang sina Rick sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kakaibang kulungan. Inilawan ito ni Rick gamit ang sulo at nagulat siya nang mapansin ang isang matandang babae na nakaupo sa isang tumpok ng dayami. May tao rito! Wika pa ni Rick. Nagsilapitan naman ang mga kasamahan niya at nakita din nila ang matandang babae. Sino po kayo? Tanong ni Kara. Martha ang pangalan ko. Huwag kayong matakot dahil hindi naman ako masamang tao. Tugon ni Aling Martha at lumapit sa rehas na bakal. Napatras naman si Rick nang mapansin ang itsura ng matanda. Lubog na ang mga mata. Maputi ang buhok at sobrang payat nito. Tulungan niyo akong makalabas dito. Pakiusap pa ni Aling Martha. Baka halimaw din ang isang yan. Saad naman ni Buboy. Hindi ako isang halimaw. Pakiusap, pakawalan niyo ako rito. Kailangan ako ng anak ko. Naluluhang sambit ni Aling Martha. Tumabi ka dyan, Rick. Ani Angelica at malakas na hinataw ang kandado gamit ang isang bakal na napulot niya sa lupa. Tatlong sunod-sunod na hataw pa ang ginawa ni Angelica at tuluyang nasira ang bakal na kandado. Maraming salamat sa inyo at pinalaya niyo ako. Wika ni Aling Martha. Napatras naman ang bahagya si Rick nang lumabas sa kulungan ng matanda. Paika-ikang naglakad si Aling Martha habang nakahawak sa mga pader patungo sa pasilyong dinaanan ni na Angelica. Teka, Aling... Sigaw ni Angelica. Uy, Angelica! Saan ka pupunta? Huwag mo na siyang sundan! Saad ni Kara at hinabol ang babae. Didiretso ba tayo o susundan natin sila? Tanong ni Buboy. Halika na! Ani Rick. At sinundan na rin sina Angelica at Kara. Sa bahagi naman ni Marcus, kahit malinaw niyang nakita na sumabog ang katawan ng matanda, ay nagtataka pa rin siya kung bakit walang nagbago sa kanyang nararamdaman. Buong-buo pa rin ang itim na enerhiya ng matanda na nararamdaman niya sa paligid. Pinakikiramdaman niyang mabuti kung saan yun napunta. Buisit talaga ang matandang to! Hindi mamatay-matay! Bulong ni Marcus sa sarili. Ilang saglit pa ay lumutang ang napakaraming dugo sa ere.
maging ang mga tumulo sa lupa ay umangat na rin. Hanggang sa nabuuuli yon at naging katawan. Nabuhay muli si Apo Rosauro. Paano mapapatay ang isang katulad kung nasa antas na ng pagiging Panginoon, Batang Panike? Tumatawang wika pa ni Apo Rosauro. Panginoon, yan na ba ang turing mo sa sarili mo ngayon? Tugon ni Marcus. Masyado mong minamalit ang isang tulad ko, Batang Panike. Napatay niyo nga ako noon, pero hindi na yun mauulit. Kumanda ka, dahil matitikman mo ngayon ang aking mapait na paghihigante. Sigaw pa ng matanda na biglang umalab ang malaking aura na bumalot sa katawan nito. Naghahanda na ito sa isang napakalakas na atake. Mula sa ibabaw ng kanyang kinatatayuan ay naipon ng isang maitim na enerhiya. Hugis-bilog ito at naglalabas ng kuryente. Naramdaman ni Marcus ang bigat at lakas ng iniipong enerhiyang bilog. Kung ititira mo yan sa akin, siguradong madadamay ka rin. Wika pa ni Marcus. Sumagot naman ang matanda. Oh, bakit? Kinakabahan ka na ba? Huwag kang mag-alala. Sigurado kong hindi ako maaapektuhan. Ikaw lang ang ihahatid nito sa kabilang buhay. Bumaba sa kamay ni Apo Rosauro ang bilog na enerhiya na kasinglaki ng dalawang bola ng basketball. Kumikinang pa ito at tila nag-iiba ang itsura. Mabilis na kumumpas si Apo Rosauro paturo kay Marcus at pinakawalan na ang bilog na enerhiya. Tila ba natutunaw ang bawat bahagi ng lupang dinadaanan nito? Agad lumayo si Marcus at lumipad sa ere, pero hinabol siya ng bilog na yun na kontrolado ni Apo Rosauro.